Sa inspeksyon ng NFA, nakitaan ng pesting bukbok o rice weevil ang bigas mula Thailand na ide-deliver sana sa NFA Central Luzon. Kaya hindi muna binaba sa barko ang bigas na hanggang ngayon ay nasa Boton Pier ng Subic Bay Seaport Terminal. Hindi rin pinayagang madiskarga sa Albay ang imported rice galing Thailand na nakadaong sa Tabaco Port. Meron po kaming na-detect na live infestation. So in-alert po namin yung quarantine office. Nag-inspection sila and they found out na meron talagang live infestation. Tagal kasi nung ating unloading, mainit ang barko, mainit yung warehouse ng barko. And it's very conducive to have yung pagpisa ng mga itlog kung hindi natin nakikita doon ng bukbok. Ang bukbok o rice weevil ay maliliit at malakutong insektong naninirahan sa bigas at iba pang butil. Ginangat-ngat ng mga ito ang bigas, kaya nadudurog at minsan nagiging pulbos ang mga ito. Ayon sa quarantine services, may sanitary permit daw ang shipment, kaya ibig sabihin, sumailalim na ito sa fumigation sa pinanggalingang bansa. Pero maaaring hindi raw sinunod ang tamang dosage ng fumigation. Ibig sabihin, treated from the origin, but treatment is failure kung meron pa rin infestation. Hindi natin yan i-clear pag hindi ma-retreat or refumigated. Kaya ngayon, inuulit ang fumigation. 177,000 na sako ng bigas daw ang sumasailalim sa fumigation sa Albay. 133,000 naman daw sa Subic. Yung mga fumigants na yan is safe yan kahit na sa mga for consumption na commodities. So after 3 days, after degassing, wala na yan, safe na yan. Sabi ng Crop Pest Management Division ng Bureau of Plant Industry, wala namang peligro sa kalusugan ng tao ang bigas na napeste ng bukbok. Pero pwede raw iwasan ito para hindi pumangit ang kalidad at lasa ng bigas. Pag dumami siya ng dumami sa isang container o sa isang sako, katagalan noon magiging powdered lahat, so hindi mo na rin pakikinabangan kung itong pagkain ng ganong klase. Hugasan lang daw ang bigas hanggang maging malinis bago isaing. Habang nakatenga sa mga barko ang hindi pa nadidiskargang bigas, sa ilang lugar, nagkakaubusan na naman ang NFA rice. Sa Kidapawan City, mahaba na ang pila sa NFA rice kahit wala pang dumadating na bigas. Ang mga nakapila, binigyan na lang muna ng number. Kada araw, 11 sako lang ng NFA rice ang ibinebenta sa bigasan ng bayan at bawat mamimili, hanggang 5 kilo lang ang pwedeng bilhin. Sa Zamboanga City, isinailalim na sa state of calamity dahil sa kakulangan sa bigas. Ayon kay Mayor Beng Climaco, gagamitin ang disaster fund sa pagbili ng bigas sa Cotabato City. Tricia Zafra, GMA News.